Kalingap, welcome back to my YouTube channel. This is my vlog. So today's video guys, ayan, supportan po natin ang upload ni Kuya Bal Santos Matubang at kumuha po tayo doon ng clip video para po ating reaksyonan ito sa lolo po ni Erica. So panoorin po muna natin yung clip video na kinuha ko po kay Kuya Bal Santos Matubang. Wala na sa akin. Bakit ay parang masamang lubos sa papo mo? Ikaw nang magasabihan ng mukhang kwarta, ganyan. Aba, anong kwarta ang bigay sa akin? At nasabi sila... Sino may sabi mukhang kwarta ka? Si Dami. Mukhang kwarta ka daw? Itong tanda kong ito, sabi ako lang ganyan. Walang kaugali. Grabe naman. Hindi dapat bilang isang apo, huwag magsalita ng ganon. Sa lulo na sabihan mukhang pera. Saan sila nang galing? Sa amin, nagpalaki. Kami nagparal, kami nagpalaki kanila. Wala silang utang na loob. Bakit ay sobrang ano mo sa kanila, hinanakit? Dahil dyan? Sa mga winiwikan na sa amin na lapastangan yung mga apo nila. Nalapastangan na kami yan. Kaya ayaw ko na. Mas hindi kami mag-gasurin do. Hindi ko na hinangad na mag-aayos pa kami. Maski yung ina niya. Yung ina, wala din namang kwansana. Anak mo yung ina? Po. Pero bakit ayaw mong anak mo? Hindi nga po marunong magpangaral sa anak. Dapat isang magulang, pangaralan yung anak niya para matuwid. Matuwid yung anak niya. Ay wala. Kampi pa? Kampi pa doon sa anak. Pag-iisiraan pa nga yung nanay niya. Yan daw ay talagang nagahambog lang, magkasakit. Bakit ganun sila? Ayawan ko doon. Hindi ko alam. Ilovers, gumagawa rin kasi nung hilingan ninyo ba? Yung Ima Torres po ang laging araw-araw ni Sheila may kausap. Ima Torres. Ima Torres. Lagi yung kausap nila? Yung namumuno po sa Ilovers. Parehas na parehas po sila. Tamang panggawa ng kwento. Puro paninira. Pagkalkal ng buhay. Yun lang. Wala na po kwebel na kwanya na decision na magkasundo pa kami. Wala ka lang pala magkasundo kayo. Ano kung patirahin ka sa bahay nilang bago? Ay, dito lang ako sa butukan. Hindi na magpita sa gayong mga klaseng tao. So tay, anong mensahe mo kay Silami kung sakaling nakikinig sa atin? Ay, kung nakikinig ka naman, Silami, yung mga asal mong ginagawang ganyan, hindi pwede sa akin. Ayaw ko nung lalapas na nga ninyo nagpalaki sa inyo. Ilan taong kayo na pa sa amin. Pinaaral kayo hatid sundo ng motor kahit maulan. Pero nagawa ninyo sa amin lula mong ganito. Yun ang masasabi ko sa iyo. Kay Erica tay, Erica. Siya rin po yung parehas yung dalawang. Parehas silang ugali? Parehas lang. Guys, no, sa hindi pa po nakapanood ang full video na yan, pakipuntahan nyo po ang YouTube channel ni Bal Santos Matubang. Doon nyo po mapanood ang full video na in-interview niya po doon ang lolo na magkapatid na Erica at Sheila. At doon nga po natin nalaman na talagang dyan ako naawa sa kay Lolo Miguel kasi senior citizen na pero ganun pa rin yung ginawa ng magkapatid na ito. Walang mga utang na loob sa lolo nila dahil kung wala ang lolo nila ay wala sila sa mundong ibabaw na ito, no? Kaya sana naman hindi ganun yung ugali nila nang dahil ba sa pera kaya nila ginanon na lang inaman parang iniwan, ayan, iniwan nila si yung lolo at lola nila, no? Nasilaw sila sa pera ni ano ng kanilang sponsor na si John A. Sana naman itong si John A ay malinawan agad ang isip, no? Kasi hindi naman siya magugustuhan sigurado ng magkapatid na 'yan at pipirahan lamang siya, no? Nadala lamang siya 'yan sa mga
itsura. Ayan, sabi nga ni Kuya Bal, hindi naman lang maganda yung mga kapatid, kundi maitsura lamang ito sila Erica at Sheila. At sila Erica at Sheila nga, ayan nga, no, may ugali pala silang ganyan, no. Akala natin napakabait. Sinayang nila ang pagkakataon nila na tinulungan sila ni Kalinga Prab. So, hindi lang sana ganyan ka... hindi lang sana 500k ang maano nila sa bahay nila, kundi talagang gagawin ni Kalinga Prab yan na mapaganda yung bahay nila. Kaso ayun, nasilaw sila sa pera at ayun nga, ano, pinangunahan nila si Kalinga Prab para kausapin itong si John A. about dun sa 500k peso na yun. At ayun nga, nandun na nga sa mga kapatid yung ano na yun, no, pera na yun, no. At doon nga sa pera na yon, ayun, pati ang lolo nila at lola nila ay ano nila, iniwan na nila, no, pinagsabihan pa ng masakit na salita. Wala silang mga puso na mga apo, no, kasi dapat ang mga lolo at lola ay minamahal yan, hindi yan sinusuway. Kung ano man ang sinabi sa inyo niyan ay pakinggan nyo na lamang, dahil sila po ay matatanda na. At syempre, sabi ko nga, wala kayo sa mundo ni Baba kung wala po ang mga lolo at lola ninyo. So, bakit kayo gano'n, no? Dahil sa pera, ay ipinagpalit nyo ang inyong lolo at lola, no? Hindi habang buhay, nandiyan ang pera. Kasi ang pera, madaling hanapin po iyan. Pero ang inyong pamilya, ang lolo at lola nyo, ay nandiyan na yan. Hindi na yan mapapalitan ng kahit sino man, ng kahit ano pang material na bagay. So sana hanggat maaga pa, Sheila at Erica, ito lang ang ipapayo sa inyo, na sana ay humingi na kayo ng tawad sa inyong lolo at lola habang sila pa ay malakas, no? At ayun nga guys, no, ayun lang yung masasabi ko doon sa magkapatid na ito, na grabe yung ginawa doon sa lolo niya. Napaluha din ako doon sa ano, sa video na yan, nakinuha ko po kay Kuya Bal, dahil nakakaawa po talaga yung matanda, kasi nga sinuway ng magkapatid na ito dahil lamang sa pera at sa mga taong sumusulsol yung mga ano, iba pang mga sponsor nila. So ayan, no, lesson learned ito sa mga iba pang mga Kalingap Angels, na sana ay huwag kayong magpapadala sa mga sponsor nyo na kinakausap kayo para lakang bigyan kayo ng panandali ang saya sa buhay. Dahil sa Kalingap ay talagang habang buhay na yan, pagtulong ng Kalingap sa inyo. Kaya stay lang kayo dyan sa Kalingap. At ayan, oh, maraming salamat kay Kuya Bal Santos Matubang, dahil isa kami na napasama sa Kalingap. So ayun lang guys, no, bago ko i-end ang aking vlog na ito, ay syempre huwag natin kalimutang suportahan sila Kuya Bal Santos Matubang at Edda Vlogs at Kalinga Prab. At syempre, ang aming tambala ni Sis Teacher Anne, ayan, tuwing alas 9 ng gabi sa Caraba, may streamyard po kami. Suportahan niyo po kami guys. At syempre, ang buong Karipa, shout out, no, sana ay magmahalan na lang tayo, one family, one Kalinga. Ayan lang guys, God bless us all. Bye-bye.